Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Leachon. Pasensya na po kayo. Na-interview po ako ngayong gabi sa isa hong radio station sa San Jose, sa Cebu City. At ang nag-interview po sa akin, ang pangalan ay si Jiggy Jr. Right. So, siya ho nag-interview sa akin ngayon. At maganda naman ho yung interview. At mamaya ikaikwento ko sa inyo tungkol ho anong kalagayan natin sa Cebu. So, agenda natin ngayong gabi, medyo ma-excite kayo. Discuss natin yung DOH data, kung yung bumabababang cases, it, yun ba'y totoo, o yun ba ay fluke, yun ba ay magsasabi sa atin kung anong kahihinatnan natin. Diba? Diba, sabi ko, do not declare victory too soon. Mahirap ho, diba? Then, reviewin natin yung UP study. Ngayon, tatapusin na natin to. Kasi sayang ho ito, June 29. 4 days pa lang ho ito. So, I think we need to review this. And then, pag-usapan natin ang nangyayari sa Cebu. I had discussion with 4 Cebu doctors na medical leaders doon. Binigyan tayo update. Discuss din natin ang nangyari sa New Zealand. Yung health minister nila nag-resign. Matindi ho yung integrity ho dun sa New Zealand. Basahin ko sa inyo yung first chapter ng Mamba Mentality. Yung kay Kobe Bryant. At development din ho tungkol sa basketball all around the world kung ano na mangyari. Then of course, wisdom from above. Ngayon, discuss natin ho yung data ng Department of Health ho ngayon. So, ito po ang data. DOH reports 294 cases. Parang mababa kumpara kahapon, di ba? Kahapon, parang 653. Ito ang lowest since June 5, and ngayon ay July 7. Ang analysis ko naman to, dahil sa total lockdown ng total lockdown po ng ano ng Cebu naghigpit doon kasi majority kasi ng cases, 'di ba, naalala niyo sa last 2 weeks Cebu 8,000 cases 'yon. Siguro nung nag-lockdown natigil yung pagdami. Total now at 38,000. Hindi naman sinasobra. Hindi naman ho binawasan ho itong data para hindi mag 40,000. Kayo naman eh nanalo na eh. Nanalo na versus UP eh. Kaya naman talaga ho. Hindi ho. Panalo na. Panalo na ho tayo. Di ba? Ang dami nga nagyakapan pa nga doon sa mga... Di ba? Nakita niyo yung mga review? Yung panalo na tapos may nagyakapan pa parang Miss Universe. Hindi. Panalo na eh. Wala na ho ditong ano. Yan. So, 52 ang fresh. 10 sa National Capital Region. 17 sa repatriate. Wala sa Cebu, ha? 242 ang late. Ang tingin dito, kasi magbabago kasi yung DOH in terms of their infrastructure sa pagre-report. So baka nandun tayo sa transition phase. Doon sa 52 na fresh cases, ay glad. Ay, mababa na, oh. Mga celebrate tayong konti, celebrate ano eh kung totoo, 'di ba? Ay tita. Wala nang masama, 'di ba, para sa atin naman 'to. Pero siyempre, tayo dapat suspicious kung talagang totoo. Pero 'to kung sunod-sunod na, iba na usapan 'to. Pero one day pa lang 'yan eh. Usually fluke pa 'yan. Baka mamaya magluwag tayo ng depensa natin. Ayan, nasa ospital tayo. Kasi ngayon pa lang 5 nang tumawag sa akin na may positive. Bukas papatest sila. Oh, mahina po daw dok ang audio nyo. Yan na nga eh. Bibili pala ako ng boom mic. Saan ba makakabili ng boom mic? Mahina ho ba? Boom mic, sabi daw boom mic eh. Oo. Eh tiningnan ko po yung volume ko. Naka full naman po ako ng volume. Oh, full na po eh. Siguro mahina lang yung boses ko. Okay na ho ba audio ko? Asensya na ho ah. So, ayan ho, ang cases. Mababa talaga. Tapos, pero ang itsura ng graph natin, ganito po. Yan, tapos nag-plateau, tapos ganyan.
So hindi pa tayo out of danger. Tapos 38,000 ang case natin. Ngayon, ang prediction ng UP, 60,000 tayo by July 31, no? Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Think positive but don't declare victory too soon. Hindi tayo pwede magdeklara ng victory kasi hindi pa tapos ang gera. Tapos, ito ho, ang fresh cases natin, konti, talagang konti ngayon. Oo, konti talaga. Oo, hindi naman. Panalo na po! Hey, ano ba araw ngayon? Ano ba sinasabi ko? Panalo na! Oo. Panalo na po! Mag-beach ho tayo, pumunta ho tayo ng Subic. Mag-swimming tayo. Nag-swimming ba ho kayo? Nag-dolphins ba kayo? Nag-dolphin watch ho ba kayo? Panalo na! So, nag-celebrate, no? Wala. Wala akong sinasabi, ha? Sinasabi ko lang. So, yan ang report, ha? So, maganda ang data. So, ano analysis ko? Ang tingin ko, kung totoo yan, eh, baka nag-i-improve ang Cebu. Pero walang data coming from Cebu today na fresh. Imposible. Kasi, kausap ko yung mga doktor kanina, apat ho sila, at iba't iba. Ito yung report para may mga kaibigan tayo sa Cebu, ha? Makinig po kayo. Implementation of quarantine measures are more up to a standard now. More so with the visible presence of law enforcement to monitor and implement such measures. So, because of General Simato na nandyan, okay na. Less people and vehicles are out on the streets. And even for those who are out, there are several checkpoints and random mobile checks to ensure the necessity of being out. Ayan, kita nyo na? Ah, boom mic. Pahiramin nyo ako ng boom mic. Nako. Sano ba? Bili nga, you are loud and clear nga. Okay naman na. Okay. O, yun ang una. Number one findings yan ng mga taga Cebu nating kaibigan. Alam nyo, kahit hindi ako nakaka-field work, pwede naman yung tawagan eh. Pwede nga kayo mag-FaceTime. So, yan ang reason kung bakit ako tumatawag. Para sa ganun, malaman natin. Diba? Number two, so tumawag din ako sa isang nandun na head chairman ng isang department. Malaking hospital. Most hospitals, COVID allocated regular ICU are close to full capacity. But hospitals are trying to cope up with the need of more beds. So nag-i-increase so sila ng beds so ngayon. The challenge is getting more staff, yan, nurses or doctors to help man this increase in allocated beds. So mag-i-increase ka ng beds pero kailangan mo ng doktor. Real-time monitoring is in place and updated daily. Oh, yan. So kita nyo na. So, nag-improve yung pagpunta doon ng IATF, NTF, 17 days, 18 days, di ba? Hindi pa tayo pwede mag-celebrate. Ang celebration pa after 2 years, mini celebration lang. Number 3, ang testing daw na ramp up na for the healthcare workers, frontliners, na sinagawa ng IATF DOH recommendation to make sure we continue the workforce to be healthy. Tama yan. Okay? Nayari tuloy, Doc. Ang lakas yung manok. So, hindi naman. Ang sinasabi ko, minsan mag-enjoy kayo. Gusto nyo pumunta ng Subic, mag-swimming kayo doon. O dolphins. Eh, kasi hindi ka makakahawa kung dolphins ka makikipaglangoy. O, di ba? Eh, mahirap. Paano mo i-contact tracing kung nahahawa ang dolphins? Eh, pagpunta nun sa ocean, hindi mo yun matetrace. Paano matetrace doon kung contact tracing? At saka, kahirap yata pa RT-PCR ang dolphins. Kasi, di ba? Hindi mo naman makakontact tracing yun eh. Di ba? So, yun ang pinakamagandi, madali dyan. Okay. Yung out of the hospital swabbing centers are being set up. Yan, ang ganda. Hindi lang sa hospital, pero yung sa labas daw. To complement the presence in hospital and cluster.
Hindi, hindi naman ako na gaano. Kayo talaga. More isolation centers and quarantine facilities are now operational according to our playbook, no? To care for the asymptomatic patients who cannot be isolated at home. Ang tawag dyan, NOVA Center by the city government. And those with mild moderate symptoms, yung bayanihan, Cebu quarantine centers, privately funded and in collaboration with the political leaders daw of Cebu. These are not at full capacity yet, di pa daw. So yung dapat mga full capacity and may help the congest the hospital. So yung mga hospitals dito lilipat. Alright? At ang panghuli, yung identified barangay hotspots and these have put under lockdown. Yung mga barangay na nagpo-prosesyon, nagiinuman, nagsasabong, inayos ho yan. Oo. Oo. UST studies dito sa UP, ay Richard, kasama din ang UST rito, dalawang professor taga UST. Okay. So, there is more a centralized system of monitoring right now at naayos na. So, yun ang ginagawa ng timing. Oh, next time daw, butan ding naman. Talaga naman kayo, kayong malakas mang-asar eh. Pero tanungan nyo, yung sa New Zealand, yung health minister, pumunta lang din sa beach, natanggal eh. Oh, tinan nyo, puro magka-connect the dots, di ba? Sabi ni Steve Jobs, yung taga New Zealand, nag 20 drive, kilometer drive sa beach, natanggal. Ang galing ng Prime Minister. O, iba't naman tatanggalin kung nag-swimming ka lang with the dolphins. Wala ka namang masama dun eh. Wala ka namang mahahawahan dun. Tsaka GCQ ka na, pupunta ka sa MGCQ. Di ba? O, kayo nga, wala lang kasi kayong dolphins eh. Kung may dolphins siguro kayo, pupunta rin kayo dun. Di ba? So, yung mga, yan si Connie, meron ba kayong dolphins dyan? Oh, wala naman eh. Pero yung sinasabi ko sa inyo, magkakaiba kasi yung lapat kasi ng ating disiplina kumpara sa disiplina sa New Zealand. Eh, sa New Zealand, babae pa yung prime minister doon. Pag sinabing stay put ka, hindi ka pwedeng mamasyal sa beach. Eh, namasyal yung health minister. O, di-resign ka, di ba? So, yun ang sinasabi natin. O, mababa do kung boom. O, Roy. So, pinakyaw na ng US ang... siyempre, yung remdesivir, pakyawin talaga na US yan. Kasi, sila yung maraming cases doon. May nagpapahanap nga sa akin sa Cebu ng remdesivir. Eh, hindi naman natin maka-order yan kasi hindi registered sa atin. Magko-compassionate use tayo. Oo. Eh talaga si Mary yan, tatawa din kayo. So pag nag-enjoy kayo, either mag-swimming kayo katulad sa New Zealand or mag-dolphins kayo. Pero tingin ko wag parang meron na akong hydrophobia. Mahirap po doon ha. Pagka thank you pansin niyo, magandang gising natin. Nakatulog ako ngayon eh. So, tapos yung in-interview nga ako nung taga Cebu. Nosebleed ako eh. Pero sabi niya, Dok, medyo lagi ka na ka-Amerikana. Sabi niya, sabi ko, pambahay to sa amin eh. Dito sa amin sa bahay. Kasi nakakaya pag hindi ka naka-formal dito sa bahay eh. Okay. Joke lang po yun joke. Okay, punta tayo sa UP study. Gusto niyo siguro malaman to Yung mga authors, sinabi ko rin sa inyo, mga professor. Okay. Ito yung mga findings. Yung increase ng cases natin dahil nag-increase yung capacity natin. Sa National Capital Region, nag-increase yung capacity natin, naka-diagnose tayo, pero mababa yung positivity rate, 7%. Ngayon, nag-increase sa Cebu, nakita, pero mataas yung positivity rate. O, Dennis, kumusta ba dyan sa Canada? Malamig ba dyan sa Canada? Si Jerry Rojas, o, may bibigyan ko ng prescription. Chill muna ako kayo. Butanding. Tama naman. Oo. Ngayon, ang R natin dapat less than 1. Ito yung reproductive number. Oo. Tapos, ang buong archipelago 1.28. Kaya po tayo,
kaya tayo mahigpit pa. Tapos sa Cebu, 1.8. Kaya above 2, kaya yan ang problema natin. Okay? Ngayon, ang projection sana hindi matuloy ang 60,000 by July 31. Kasi di ba, sinabi po ng ni Secretary Roque, nanalo tayo sa UP. 38 lang tayo. O yan. O. Ngayon, uulitin daw uli sa July na tatalunin tong ano ng UP na to. Yan. O, NCR ang prediction 27,000, Cebu 15. So kailangan natin wag naman natin 'yon. Pero ang gagawin natin, hindi naman UP kalaban natin. Ang kalaban natin sarili natin para hindi mahawa ng COVID. Kasi si Lemon ay malungkot ngayon. Kasi wala yung mga ano. So naglaro kami ni Lemon. Tapos pinakain ko po. Tapos nag-fetch game kami. Tapunan. You know, malungkot si Lemon eh. Oho, yun si Lemon. Paborito po na. Ano yan? Pomeranian yan. Na may Alaskan Eskimo. Kung may nagtatanong sa inyo. Okay. So ano pa ang findings natin? Dapat ang testing daw 20,000 sa NCR according to the Harvard. Ang Cebu ngayon 60 to 70% yung occupancy. Sa Chongwa daw 90%. Oh, Connie, joker ka rin pala. Hindi naman, natuwa lang naman ako kasi actually nakakita ako ng dolphin pero hindi pa ako nakipaglanguyan sa dolphin. Nakita ko lang yan nung sa Universal Studios. Pero hindi ko alam na pwede ka pa makipaglanguyan pala sa dolphin. So, hindi ko alam yun, ha? Ganyan ko lang sinasabi sa inyo. Tsaka pangalawa, hindi ako marunong lumangoy. Marunong ako basketball, pero hindi ako marunong lumangoy. So, biro yung taga Mindoro, hindi marunong lumangoy, no? Nakaka... Okay. O, ano pa? O, dun tayo punta sa bago. Mga datos. Page 5 na tayo. Press kayo ngayon, Doc. Yan. So, ito. Ang data natin, kaya ng June 29, ang body dapat natin ay less than 1. Pag nag more than 1 ka, ibig sabihin may pandemic pa. So, okay? So, pagka nagbasa kayo at sinabi doon sa diaryo, reproductive number natin above 1, di maganda yan. Yan. Iba ang aura, Doc, kapag may tulog. Oo, iba. Nakatulog ako 2 hours eh, 2 to 4. After na mag-lecture ako sa Mindanao, na Philippine College of Physicians, nag-lecture ako doon eh, sa Northern Mindanao, mga doktor. So, binabasa ko sa inyo, para matuto tayong bumasa nitong mga binabasa na UP. Diba? Okay. Nasa page 11 na tayo. Ang positivity rate, alam nyo ibig sabihin ng positivity rate, ito yung pag nag-test ka, tapos malaman mo dun sa lupon, yari 1,000, ilan dyan magpa-positive? Ang ibig sabihin niyan, kung mababa yung nagpa-positive na dun sa mga random na population na yan, maganda na yung labas natin. Kasi dati, taas ang positivity rate natin. Katulad sa Cebu, 30% or 40%, mataas yun. Kasi, ibig sabihin 4 out of 10, nagpa-positive tayo. Oo. Ay! Tol, si Maribik, kapatid ko yan eh. Sa Mindoro, andyan si Maikan, ano? Ay, Robert. Ay, Beck. Utol ko, nanonood. Okay. Huwag mo na lalabas yung may mga sakit, ha? Oo, pero Mindoro, ano yan eh? Low risk. Mamaya sabihin ko yung mga areas, ha? Kung ano yung risk ninyo. Yan. Tapos, sabi sa Harvard, yan. Sa amin, sa Harvard. Eh, hindi naman tayo nakapag-aral kaya nagbabasa lang tayo ng Harvard. Sabi dito, with less than 1% prevalence of active virus should maintain a testing capacity of 2,500 tests for every death per day. And according to the COVID tracker on June 28, 5 days ago, ang average death counts natin ay 8 deaths per day. At ang NCR ay 4 deaths pala per day. Ganun pala yun, ano? Oo, balian na pala yun. Ano man Tagalog sa dolphins? Ha? Ano man Tagalog sa dolphins? Sige nga, para malaman natin. So, ang daily testing capacity ng Philippines
National Capital Region 20,000, Philippines 20,000, NCR 10,000. So ang target natin 30,000 per day. Chi, yung Mamba mo, inupakan ko ng basahin. Ang ganda, Dennis. Binasa ko yung Mamba mentality. Inupakan ko na. 33, napakainit diyan. Oo. Ito pala si Kobe Bryant, alas 3 na madaling araw, nagpa-practice na ng basketball. Anak ng baka. Kaya pala, napakagaling. Napakagaling mag-basketball. Tapos, kaya pala siya natuto mag-basketball. Gusto niya yung, alam mo, gusto ko rin yon yung bola, lalo na sa leather court. Bag, 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 bag. Tapos pagka tumira ka, lalo na pag-bang siya, tapos halit yung net. Yan si Dennis, magaling maglaro yan eh. Gusto ko yung tunog ng bola rin. Oo. Oo. Something fishy. Ito si Jen, ha? May fishy-fishy ka pa dyan, ha? Tingnan muna natin. Oo. Alright. O sige, tingnan natin. Hindi ko na mawatatapos ng UP. Yan. O, meron ako in-asterisk dito for you. Ang positivity rate for the Philippines and NCR have been relatively stable for the past 2 months. This suggests that the rate of community transmission has been stable for a while because despite the increase in testing capacity. However, the positivity rate has been trending upwards nung past week, suggesting that the rate of spread is increasing in the country overall. Yun ang sinasabi natin. Kaya yun ang nakita rin ng UP, na nakita din po ng WHO, na sinabi ng ano, hindi doon sila naniniwala doon. So gumawa sila ng graph nila. Hindi totoo yan. Gawa rin kami ng graph. Di ba? So only until we see the positivity rate being reduced and active cases going down can we become more comfortable that the government is finally getting the pandemic in NCR under control. So pag ho nagbasa kayo niyan, titingnan nyo yung nakalipas compared nyo. Bumaba ngayon, kaya lang, hindi ako naniniwala na pwede kagad magbago yon in one day. Ha? Di ba? Ang ibig ko sabihin, wag ho naman tayo maniwala. Usually ho, mga 3 araw ako ba ako maniwala. Imposible naman, madami ngayong cases eh. Alangan naman bigla na magbabago. Ha? Yan. Hi, Marisa. Oo, tuwan-tuwa rin ako. Yung may makakapag-start na ng practice ng basketball. Isa yan sa, ano, practice lang muna para maging fit yung ating mga athletes. Wala munang games, pero practice lang na muna, ano. Diba? So, tulong-tulong lang tayo. Yan, tulong-tulong. Ha? Okay. Oh, so, alam nyo na. Pag daw ang R mo, 1.28, 70,000 yan by end of July. Kaya huwag tayong magpapa-R 1.28. Dapat mas mababa tayo sa 60. Or huwag na nga sana dapat eh. O doon, ha? Doon. O to, ito pang binilugan ko. Ang cases natin dito sa Pilipinas ngayon, mild. Kaya wala kayo na nababalita ang may namamatay na sa ospital. Mild na. At according to the latest study abroad, dati 5 to 10% yung mild and asymptomatic. Ngayon po, 40 to 50%. Yes, tol. Nakita kami ni Mika na tipiya. Lumba-lumba. Yun daw yung dolphin daw. Lumba-lumba. Ako yun daw Tagalog. Janet, ha? Bad, Butanding. Bad kayo, ha? Kung ano na yung sinasabi nyo. Ano lang yan. Oh, di ba? Pero huwag kayong magkakasakit. Iba pa rin yung buhay tayo at di tayo nagkakasakit. Kahit wala tayong pera at malusog tayo at di tayo nagka-COVID, no? Ito si Kobe Bryant, namatay ito bago magkaroon ng COVID eh. Hindi naman Kobe, malapit din sa COVID, no? Naalala si Kobe Bryant ngayon during the COVID time. Corny. Mahal natin to. Kobe Bryant. 'Di ba? Pero malapit din sa COVID eh, 'di ba? Pero airplane crash 'to. Tapos yung pawis niya, napansin niyo dito? Nag-iisa lang 'o. Oh. Ganyan talaga.
Ibang klase. Alam niyo ba si Kobe Bryant ay pinanganak sa Italy? Hindi niyo alam, ano? Hindi yun, nagjo-joke lang ako. Para wag ko kayo masyadong malungkutin. Masama ho yan eh, di ba? Yan. Hindi tayo, ano lang tayo, nagpapatawa lang tayo. Okay. So, punta tayo dito sa cases. Punta tayo ngayon sa Cebu. Ang Cebu pala, umaatikabo palang tumaas sila ng 8,000 noon. Kaya pala sila eh, bigla pong ano. At umabot po yung kanilang R ng 2, Sus Mario Josef. Kaya alam nyo, maganda may si Kobe Bryant ang nalong Rookie of the Year. Pinagdidikit naman nyo eh. Oh, si Kobe, Rookie of the Year. Oh, talaga kayo, wala na kayong... Oh, oto, ano yung mga lorries na area? Abra, Antique, Bukidnon, Camarines, Cotabato, Davao Oriental, Ilocos Norte, Isabela, Aklan, Apayao, Batangas, Cagayan. Ibig sabihin, mababa ang disgrasya sa COVID. Capiz, Dabat de Oro, Guimaras, Kalinga, Albay, Bohol, Camarines Norte, Catanduanes, Ifugao, Iloilo, La Union, Maguindanao, Misamis Oriental, Negros. Kaya pala, ang Mindoro, Oriental Mindoro, taga dyan ako, low risk. Yan, lumba-lumba. Yan ang Tagalog po sa dolphin. So, thank you po ah. At Tagalog ng dolphin, kayo po talaga. Pangasinan, mababa, Surigao, Chambuanga, Marinduque, Mountain Province, Nueva Ecija, Palawan, Quezon, Tarlac, Misamis, Occidental, Negros Oriental, Occidental Mindoro, Pampanga, Surigao, Zambales. So, kung low risk kayo, modify GCQ kayo. Medium risk, kukunti lang to siya. Agusan del Norte, Cavite, Lanao del Sur, Benguet, Davao del Sur, Samar, Bulacan, Laguna, Southern Leyte. At ito yung anim, apat na high risk. O, makinig kayo ha. So it's Cebu, number one, Rizal, number one, Cebu, Maynila pa rin, highest. Then Cebu, 3,635, dun kay Cebu, then Leyte, then Rizal. Ito yung mga delikado. Ha? Ana, kayo talaga. Okay. Papunta tayo sa recommendation. Dapat, number one, i-increase daw ang healthcare capacity. Naku, ito yung sinasabi natin eh. Sufficient testing capacity, sufficient PPE, set more isolation, effective and aggressive contact tracing. Iisa binabasa namin libro ng mga taga-UP. Alright. Significant progress in testing. Ayan, o, diba sinabi natin yan? Mga 30,000 a day. Okay. I-testingin ang mga frontliners at saka high contact persons. Gamitin din ng Department of Health yung ginawa ni Dr. Tumanan Mendoza. Kaklase ko to na study na pool testing. Ibig sabihin, yung taga DOH will make, let's say, testing more efficient. So kunyari, you want to test 100 returning OFW. You could use 100 tests to test each one. Di magastos yun. Ang gawin mo daw, mag-pooling. Use 10 tests to test 10 pools of 10 individuals. So, 10. Oh, titesting mo doon. 10, isa. So, if 1% of the 100 OFW were infected, 9 of the 10 pool tests would come out to become negative. So, ibig sabihin, hindi mo na itetest sa 100 dyan. Titestingin mo lang, kaunti lang. So, para kukunti ang magamit mo. Ito yung prinsipyo rin ng zero prevalence. At increasean natin yung mga testingin natin. Hindi lang yung doktor na frontliners, tinatago nila yung data. Ay, hindi pa natin alam, ha? Okay. Baka bukas malaman natin ng validation. Okay? Dapat daw gamitin ang mga LGUs na ngayon. Tapos gawa ng maraming testing center. LGU talaga. Pareho rin ang sinasabi ko sa inyo.
Okay. Meron silang empowered execution. Instead na daw, sisihin ang taong bayan na pasaway, gawing kakampi. Ibig sabihin, i-educate yung tao, mag-organize sa mga bawat organization. Let's say, may barangay ka o yung homeowners association. Magawa kayo ng programa na tungkol sa social distancing at magturuan kayo. Kasi parang ginagawa ko, kung dadami daw yung ganito, empowered yung citizens. So, you part of the solution and not part of the problem. At hindi dapat sisihin kung hindi dapat i-motivate daw yung tao. Tapos, evidence-based policy and not decision-making. Right? Tapos, production of quality data. Contact tracing pa rin. At gumamit ng technology. Yan. Pag daw hindi kasi gumamit kayo ng technology, masama. Kayo, Elebana, ha? Okay. Huwag na ninyong anuhin. Tapos na tayo dyan. Oh, tapos empowered yung citizen na maging edukado, engaged tungkol ho dito. So magbasa talaga tayo. Oh, imagine nyo, natapos natin na ang UP study. Kadami nito, 30 pages. Tapos, oh. So ngayon, knowledgeable na kayo. Shooter yan. Oo. Oh, tama. Oo. Oh. Yung kalaro ko naman dati kasi sinalay yung Austria. Si Dennis, ang galing din mag-basketball niyan. So, tapos tayo ng UP study. Tapos tayo ng Cebu. DOH. New Zealand. Lagi, ang New Zealand kasi, eh, effective yan. Di ba ang prime minister niyan, eh, babae. Maganda. Si Jacinta Ardern. Oo. Tapos, nagbatsa tayo ng Mamba mentality. Kaya gusto kong, ano ito yung Mamba mentality? Kasi, di kunyari kahit tumanda tayo or kahit tayo nasa bahay, dapat makabuluhan pa rin yung ating gagawin. Hindi yung nandito tayo sa bahay, tatamad-tamad tayo, tapos titingnan ninyo yung sarili nyo, parang pumapangit tayo. Eh kasi hindi tayo nag-e-exercise eh. Lagi tayong, ano lang, tamad tayo. Yan. Tapos magbasa tayo, makipagkwentuhan tayo. Yan. Ibig sabihin, maging makabuluhan. Oh, yan ang ibig sabihin ng Mamba mentality. Every day, dapat okay ang ginagawa natin. Yan ang ibig ko sabihin. Tapos, gamitin nyo rin yung pag-i-engage nyo rito. Yan. Oh, so, eto yun. July 3 ngayon. Ang may birthday ngayon, may binati ako. Si Dr. Beaver Tamesis. Yan ang ninong yun ni, ano? Ni Vanna, si Beaver. Right. Okay, alam niyo yung title ngayon, July 3, ng Wisdom from Above? Ito. Discipline for Good. Aba, kita niyo, pinagdi-discipline tayo. My son, do not reject the discipline of the Lord. His reproof, for whom the Lord loves, he reproves. Even as the Father corrects the Son in whom delights. Okay. O, ito yung babasahin natin. If you are hurting today, you may be tempted to doubt God's love for you. Kung nasasaktan ka, katulad nung nasaktan ako noon, hindi dapat, di ba? If it is human nature to interpret negative circumstances as is punishment or cruelty, but don't jump to conclusions or suppose that the challenges you are experiencing are because your Heavenly Father doesn't care about you. Just the opposite is true. God loves you profoundly and unconditionally. And because He does, He not only blesses you with opportunities to grow in faith and character, but also corrects you for your protection. Yan. Kita nyo na yan? Hebrew, do not disregard lightly the discipline of the Lord. Yung discipline, wag ho tayong hindi disiplinado kasi malaki ang parusa ng yung tinatawag na marginal thinking, yung minamaliit natin thinking process natin. Hindi. Every time, we drive safely, we eat safely, we exercise, iba nahuhulog. Pagbaba ng hagdanan, hindi tumitingin, kaya nababalian. Most of the time, yung mga disgrasya yan, yung mga nakikita ko sa elderly, hindi nag-iingat, hindi discipline. Now, with this mind, it is important that you understand the difference between punishment and discipline. Punishment is God executing His judgment upon the wicked. Kung sino daw yung masama, pinaparusahan. Discipline is God
correcting believers in order to safeguard them from further disobedience and harmful consequences. Magkaiba, ang punishment doon sa masama, ang discipline doon sa gusto niyang pabaguhin dahil okay naman siya. Of course, it is always important to repent the sins you have committed, but don't fear losing God's love because of our failure. So when challenging circumstances arise, eto, katulad ako 2 weeks ago, the wisest course of action you could ever take is to turn to your Heavenly Father and listen. Yun nga ang ginawa ko nun eh. Don't resist Him, rather recognize that the Lord wants to use you in a mighty way. Ang Diyos daw ay gusto kang gamitin in a mighty way, and this is His way of preparing you for greater assignments ahead. Trust Him and His undying love as He shapes you into a beautiful vessel that He can use. Diba? Father, thank you for your discipline. It hurts, but I understand you do it only out of love to help me grow and teach me to walk in your ways. So minsan, iniisip nyo, ba't ko ba kayo nagkakasakit? Para tayo matutong maging malusog. Diba? Oo. Kaya, kunyari, may ginawa kang masama. Tingnan mo, may kapalit ka agad dyan. Anong kapalit? Oh. Di ba? Yung kunyari, ano ka? Panalo tayo! Oh. Tapos, the next day, mayroon kang dolphins. Di ba? So, wag tayong ganun. Ano lang yun? Coincidence lang yun. Ibig sabihin, it pays to be humble. Pagka ikaw ibinato ng bato, ano ibabato nyo? Sabi ng God. Batuhin mo ang tinapay. Eh ngayon, wala nang tinapay, pizza. Sa bahay, ang dami ngayong nagbe-baking sa bahay. Pagka binato ka daw ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ha? Eh ngayon, wala na hong batuhan ngayon. Ang batuhan nung ngayon, yung ano, itong pinambato mo yun. Pag nanonood ka ng TV. Puro, napapanood ko, puro horror lately. Kami ni Doktora. Nanonood kami ng horror movie. Ha? July 2 pa lang ba ngayon? Ay, July 2 pa lang pala. Binasa ko na yung bukas. Ano ba yung July 2? Binasa ko yung bukas. O, maging disiplinado kayo. Pagpalitin na lang natin yung bukas. O, maging disiplinado daw kayo. Tanong nyo kayo. O, bukas ko babasahin yung July 2. Sinabasa ko na eh. Ayaw nyo yan. Advance kayo. Diba? Kung sakali man eh, advance na kayo. Naintindihan nyo na. Ha? Bukas ko babasahin yung July 2. Oh. Ayan. July 2 pa pala. Advance happy birthday. Yan, July 13 birthday ko. Naku po! Ay, hindi ko na kinakatakutan yan, yung birthday kong yan. Kasi, dati nun, iniisip ko pa nga nun kung ano ihahanda ko. Eh, ngayon, bawal na palang maghanda na madami. So, simple na lang. So, pag nag-happy birthday ka, eh, hindi na pwede mag-gather. Dati nun, mag-iisip ka pa. Yung iso-surprise ka pa. Di ba yung sa movies? Nangyari hindi alam. Tapos pag uwi mo ng bahay, parang walang bumabati sa'yo. Tapos magbukas mo ng bahay. Happy birthday to you. Ngayon wala na. Talagang walang babati sa'yo. Kasi bawal ho kasi ngayon mag-gathering. So kaya pag nag-birthday ka, eh ikaw lang. Ikaw lang ang babati sa'yo. O eh alam nga naman mag-imbita ka. Oh, eh ngayon, tipid ka pa, wala ka pang gastos, di ba? Oh, wala kang gastos ngayon, saka ano, saka bibili. Saka bawal ngayon mag-lechon dahil yung pagpupuntahan daw nung ano, nung H1N1, saka yung flu na yon. Eh, sa pork daw. So, huwag kayo muna magpo-pork ngayon, di ba? Oh, kita nyo na. So, ang dami natin natutunan ngayon. Ang unang-unang virtue na nakita ko ngayon, ay integrity dun sa New Zealand. Diba? Nakita ko rin yung humility. Yan eh, pagka may ginawa ka talaga, diba kagabi yung lesson natin, humility, integrity. Okay. Pero number 3, pakita tayong compassion. Tapos na yan eh. Tapos na yan. Diba? Mabilis ang karma. Oo, tama yan. Pero, kailan chill lang tayo. Biruan lang. Walang pikunan kasi mahirap pag napipikon.
ang tunay na tao, we model the way. Model natin tama. Inspire people to have a shared vision. Yan. Diba? Susan? Si Elma, oh. She. Yan. And then challenge the process. Pag mali, challenge natin. Pero dapat binasahan natin. Kasi ang hirap naman mag-challenge. Tapos di ka mag-aral. Parang sa basketball, challenge ka ng shooting, wala kang ma-shoot. Kaya naman yun. Oh, enable others to act. Tayong lahat, di ba? May friends ako sa inyo. Enable, share, like, para yung knowledge napapalipat. Kasi ang hirap naman ho, magkasakit tayong lahat. And then encourage the heart. Kailangan, inspirado tayo lagi. Yung kapatid ko si Beck, ha? Christian, oh. Si Maribik, ang birthday niyan December 3, yung kapatid ko yan. Eh, Victory, mabait yan. Isa yan sa pinakamabait kong kapatid. Si Lida, oh, yun pala. Lahat naman mamabait eh. Diba? Batuhin mo ng plants kasama ang paso. Ayun. Pag binato ka daw ng ano, batuhin mo daw ng plants kasama ang paso. Eh, talaga kayo. Oh, humility. Tama yan, June. Alam mo, natutunan ko yung humility. Oh, yan. Tapos lagi tayo may cross dito. Talagang kailangan. Oh, dami oh. Dami nating cross. Eh, mahirap na eh. At least malapit-lapit tayo at malakas tayo doon kay sa taas. At ano man mangyari, malakas tayo doon. Di ba? Oh. Pero huwag kayong ano na mga asar lagi. Ah. Tipid dok pagka ganyan, di ba? Sa birthday. July 30. July 30, birthday ko. Leo ako, Leo. Leo. Ka-birthday ko dyan, si Mr. Bacaro. Kaibigan ko, si Selena Magalona. Dami akong ka-birthday dyan eh. I think si mother ni ano, si Judy Rojas Araneta. Yan. Oo nga, pabata tayo ng pabata. So ngayon, ang lessons natin ngayon, lessons about being educated. Natuto tayo mag-aral. Value of reading. Value of health. So, pag kinumbine mo ang health at saka education, healthy human capital. Pag malusog ka at nakapag-aral ka, okay. Walang manyanita, bawal yan. Okay. Number two, dahil doon sa New Zealand, integrity naman ang tinuro. Kahit health minister ka at nagpunta ka sa tabing dagat na bawal, yan. Humility, importante. Kasi hindi mo alam, mabilis bumawi ang karma eh. Mamba mentality. Oh, ibig sabihin, parang Kobe Bryant tayo at Michael Jordan. Kahit matanda tayo, maging makabuluhan tayo. Kunyari, mas mabait ka ngayon, mas maunawain ka ngayon. Oh, sports. Tinuturo sa atin, sports. Huwag papabayaan ng katawan. Maganda nga ang mental mo. Tapos maganda naman ang ano mo, ang emotional mo. Physical naman, ang hina, na heart attack ka kagad. Tapos ka. 'Di ba? And then wisdom from above. Dapat madasalin din tayo. Calendar na natin. So imbitahan ko kayo sa birthday ko ah. Huwag na huwag kayong hindi makakapunta sa birthday ko. Ito bahala na kung hulihin tayo ng IATF doon. Basta, oh, ibig sabihin, pag ako nag-ano sa inyo, may wine din ako. Pag inom ako ng ganyan, ng toast akong ganyan, dapat sasabay nyo. Sabi niya, pag sinabi kong, cheers! Oh, di lahat tayo, mag-cheers. Tapos yung kandila, sasabay-sabay ko sa inyo, no? Tapos, may regalo kayo sa inyong sarili. Huwag nyo na yung padala sa akin. Kasi, unang-una, ang hirap ipadala. Di ba? Mahirapan tayo dyan. Magka-birthday kayo ng anak ko. Ah, si Annabella. Yan. Oo. So, yun. Yung celebrate natin. Ngayon, kami dalawa ni Doktora, naghihintay sa akin, manunod kami ng movie ngayon. Yan ang ginagawa. Tapos, magbabasa uli ako. Oh, so, anong bukas? July 3. Ano ba bukas? Friday, July 3. Okay? So, mayroon ako. Love pork pa naman. Alam niyo yung paborito? Alam niyo yung ulam namin ngayong gabi? Lechon kawali.
Paborito ko lechon kawali eh. Ewan ko ba? Balit pa ako. Mahilig na ako sa lechon kawali. Tsaka kape at tsaka kanin. Favorite ko yan, lechon kawali. Tsaka kanin na maliit. Tsaka kape na kulay black. Black coffee lang. Mindoro eh. Tapos sasabawan. Oh. Ayos eh. Di ba? Kayo naman, be kind to. Integrity, humility, compassion. Tama yan. So, thank you ho ha, sa inyong lahat. At masaya na naman ang araw natin. Mabilis ka ang karma. Tingnan nyo. Oh. Pero ngayon, move on tayo ha. Wala tayong bagahe. Move on, tulong tayo. Ang pangarap natin, by July 15, ang Maynila ay modified GCQ na. Para huminga yung economy, pero disiplinado tayo. Tapos ang Cebu, sana from ECQ, maging modified ECQ. Para gumanda naman yung graph natin, para sa next 100 days, tayo okay na. Tapos, hintay na lang natin yung bakuna in 2022. So, ganun lang. So, mangarap tayo lahat na in the next, sa next na pagbaba ng presidente ng guidelines, yung Cebu from ECQ maging modified ECQ or GCQ or modified ECQ muna. Tapos tayo, GCQ maging modified GCQ. Okay? So, celebrate short-term wins or short wins. Okay lang yan. Walang masama dyan. So, sa inyong lahat, sa success ng ating programa, toast natin sa mga RFC. Galing pala to sa Iloilo. Ayan. So, galing sa Iloilo to. Bigay sa atin na Jerry Treñas. Birthday ni Jolo. Oo nga. Sino special guest ko sa birthday ko? Di lahat sila. Nandito sila eh, di ba? Oo, nandito silang lahat eh. Sige ho, maraming salamat sa inyo ha. Oo, thank you very much po sa lahat ng mga pagtitiwala at sa inyong lahat. Kayo po ay magpakabait. Mahalin niyo yung inyong mga pamilya, kapatid, kapitbahay, kaibigan, bayan. Ito po si Dr. Tony Leachon. Sa pong Pilipinong manggagamot, makatao, makabayan, makadiyos.